to buy a condominium for business purposes? In this video, I will discuss the tenancy rate, the SMDC good stays, and of course, the Airbnb rental business. Before tayo mag-discuss sa Airbnb, i-discuss ko muna sa inyo yung SMDC Good Stays kasi this is the number one perks of owning a condo unit here in SMDC. You have a privilege na mag-enroll dito sa SMDC Good Stays. So actually, this is the home kit na binibigay po sa mga unit owners na gusto mag-enroll ng kanilang condo unit para iparenta for daily lease, short term, or long term. Yan. So, itong SMDC Good Stays, yan, marami pa siyang services. So, bukod po sa tenancy management, pag pinarenta nyo po ang condo po ninyo through SMDC Good Stays, meron din po siyang unit furnishing package. Okay? So, ito po yung dinascuss ko kanina, long-term lease enrollment package, daily lease enrollment package, tapos may tenancy management siya for cleaning, repair, maintenance, and messenger yell services. So, ito kasi magkakonekta tong tatlong to. The first three, it's all about your condo unit for rental. Okay? So, ang maganda dito is kahit wala ka sa Pilipinas, may mag-aasikaso ng property mo, which is the SMDC Good Stays. Okay? So, this one is optional. Ito pa rin ng services ng SMDC Good Stays is the unit furnishing package. I will discuss it later in detail. Pero, ito po ay partnership with Our Home. Kung alam nyo po yung mga boutique ng Our Home sa Mega Mall, yan, sa SM Home, yung mga appliances, tsaka sa Ace Hardware. So, ibig sabihin, ito po ay pag nasa ibang bansa ka, wala ka ng uutusan sa Pilipinas. For example, busy yung family mo, wala kang trusted friend na pwedeng mag-ayos ng condo mo, mabigyan mo ng susi, ganyan, hindi ka masyadong makakita ng trustworthy. Hassle-free, pwede mong parenta. At dire-diretso, pagkabili nyo ng condo, ipa-furnish mo sa SMDC Good Stays. At the same time, itong mga service na to, depende sa inyo kung ano yung i-avail po ninyo. Okay? Yan. Yan. So, ito po, meron tayong long-term lease, meron tayong daily lease na mga package. Yan. So, binubuo po siya ng itong mga services na to. So, mamimili na lang kayo dyan, no? So, meron tayong basic package na 1.5. So, this is one-time payment for 1 year. Okay? So, basic lang siya. Meron siyang tenant search. Ibig sabihin, ang SMDC Good Stays na po ang maghahanap ng magre-rent sa inyo. Yan. Key safekeeping, of course, yung susi. Notarization of contracts. Siyempre, may mga kontrata yan eh. Okay? Kasi long-term yan eh. And then, payment assistance. Unit inspection and monitoring, of course. Baka mamaya hindi na natin nalalaman eh, yung mga toilet, mga flush nyo sira-sira na, ang pintura dinudumihan, hindi nagpapaalam, ayan. Kaya may unit inspection and monitoring. Okay? So, nasa Pilipinas man kayo, bawa sa province nyo, kunwari bumili kayo ng property here in Metro Manila, tapos taga-probinsya kayo, nasa or nasa ibang bansa kayo, you have peace of mind sa property po ninyo at kumikita. Okay? So, meron tayong long-term lease. Yan. Madami na siya. May unit disinfection, may general cleaning, air condition cleaning, pest control. Kompleto na siya. So, nasa inyo, 8,000. Pero lahat to is one-time payment for 1 year. So, ito naman, ito po yung pang Airbnb, yung daily lease enrollment package. Okay, so magtatanong, so bakit ito 8,000 long term? Ito daily lease 10,000, okay? So pag daily lease kasi mas mahal yan eh. Kasi syempre daily, matrabaho yan. Kasi ben araw-araw may nagche-check in, nagche-check out dun sa Airbnb nyo. Okay? So ito, provided pa ng SMDC Good Stays yung toiletries and linens. Sabihin yung tuwalya, yung towel, tissue, toothbrush,
Yan. Okay? Yan, kasama. Okay? Kaya siya 10,000. Okay? So, ito naman din, sa inyo, homeowner's package. Yan, meron po tayong insurance application, unit general cleaning, disinfection, grease trap. Yan po yung sa lababo. Yan, para hindi magbabara. Air condition cleaning and pest control. Okay? Yan. So, I hope nakakasunod po kayo dito sa aking dinidiscuss. Ayan. So, if you have questions so far, you can comment now your questions sa video po na ito. Ayan. So, para mas may dapat reality tayo eh. Kasi, hindi naman lahat ng location ng condo or any business laging Pasko. So, may mga buwan talaga na mahina, may buwan na malakas. Okay? So, kailangan nating makakita ng numbers or statistics. So, ito po yung ating pwedeng maging basis. So, this is a reality profit. Okay? Ito po ay, for example, sa rental profit. For example, long-term rental. Kung kayo ay may rental, long-term rental, one bedroom with balcony in Pasay, Makati, Mandaluyong, or Manila, ang rates po dyan, nagre-range ng 22,000 up to 30,000 naman. Long term to ah. Okay? So, mapa-semi-furnish siya, mapa-fully furnish. Okay? Yan. So, project location naman, Quezon City to Parañaque, Las Piñas, Marikina, Laguna, Cavite. Ang range naman ng long term yan, 15,000 to 22,000. Mapa-semi-furnish or with fully furnish. Okay? Pag fully furnish, kumpleto na. Wala nang gamit na dadalhin yung client. Okay? Kumbaga parang hotel na siya. Yan. Okay? Siyempre may expenses. Condo dues. Sa SMDC, nag-arrange siya ng 2.2 up to 2.8. So malamang this is 24 to 28 square meter. Okay? So nag-start po ang condo dues ng SMDC 100 pesos per square meter. Then property tax or amilyar, ang nag-arrange siya ng 4,000 to 8,000 yearly. Okay? So, of course, pag long-term rental, ang sagot ng water, electricity, internet, eh, syempre, dun sa tenant. Ayan. Okay? So, ngayon, mas nakikita niyo yung value ng binili niyong condo, no? So, kasi magpapagawa ka ng bahay, abutin ka ng 1 million, 2 million, 3 million. Kung hindi sa magandang location, mapapaupahan mo lang yan ng isang, kung 1 bedroom, 8,000 lang. Okay? Pero pag condo unit, magsisimula ng 15,000 pataas. Okay? Pag hindi pa masyadong, katulad nito, Quezon City pa rin yan. Pero kung Pasay, Makati, Mandaluyong, Manila, nag-start ang condominium value mo for rental ng 22,000 up to maximum of 30,000 pag maganda pa yung pag-furnish na condo ninyo. Okay? Pag pina-interior design nyo. Yan. So, sample lang natin. Kasi malamang pangit naman yung too good to be true. Na ito naman, i-discuss ko na po yung Airbnb. So, kung kanina long term, yan, long term lease, ito naman is the for the Airbnb. Okay? So, in 1 month, we have 30 to 31 days. Pag February, 28 days. Ayan. So, kunwari na lang, 50 nights lang, 20 nights lang, 25 nights. Maraming nag-ano rito sa Airbnb. So, SMDC Good Stays also, you can connect your condominium through Airbnb. Tapos, ang mag-aasikaso po niyan is the SMDC Good Stays. Okay? Ang range, pag Pasay, Makati, Mandaluyong, Manila. Okay? Pero sa lahat po niyan, ang madalas na pinakamahal na rent dyan is the Pasay and Makati. Okay? So, off-peak, okay, 2.8. Pag-peak, 3,000. So, malamang sa Pilipinas, summer, pwede rin December, pag OFW, pag Burmans, OFW, pag summer, foreigners. Okay? Okay. Tapos ito po yung mga expenses. Cleaning and laundry, charge to guests. Ito, so, tuloy po natin na sa cleaning and laundry, yan, meron pong time na i-charge po natin to sa guests kasi may nagpapa-Airbnb ng long term, okay? Pwedeng 15 nights, 20 nights, 25 nights, okay?
Okay? So, of course, yung laundry niya, sasagot nun. Okay? Tapos, yung cleaning. Okay? So, meron din po tayong 450 pesos for property management. Yan, including listings and ads. So, bilangin natin ngayon yung mga expenses. For example, a minimum of 50 nights. So, kalahating buwan lang na rent yung Airbnb mo. Yan. So, ang expenses po natin, so kung 15 nights multiply by 3,000 or 2,800 pesos. Yan. So, expenses, yan. Water, 1,800. Internet, 150. Yan sa Wi-Fi. So, meron pong ganun eh, yung prepaid siya. Yan, mura lang siya. Condo juice, inabot siya ng 2,800. Other expenses, 2,000. Tapos Netflix, free. Pwede ka namang i-connect yung mga, di ba yung Netflix, pwede ng 4 screens, 2 screens. So, pwede mong i-connect dun sa condo mo yung account mo. Okay? So, ang naging ang naging kita, ang total expenses mo 7,750. Ang dumating na pera sa iyo is 35,250 minus the expenses 7,750. So yung net mo per 15 nights dun sa condo na binili mo is 27,500. Okay? Yan na yung minimum na pwede mong kitain. Okay? So, pwede mo siyang i-connect sa Airbnb. Pwede mo rin siyang i-connect sa booking.com. Okay? Kung masigasig ka mag... kung sa SMTC Goodstay, sila sa bahala sa Airbnb. Pwede mo rin i-register yung konto mo sa booking.com. Okay? Para mas busy yung iyong condominium. Okay? So, imagine having 27,500 net of profit sa condo mo is not bad. 27,500 is the minimum profit you can have for your condominium unit. So, kung 25 nights yan in 1 month, ganun din naman ang cycle niya. May mga expenses, tapos ito yung makukuha mong rental fee ng customer mo. Ang makukuha mo is 49,700. So, you're buying a property na merong potential na magbigay sa'yo ng 27,500 to 49,700 na kita. Okay? So, kung yung condo nyo, kasi pag binili nyo po yung condominium, hindi na po yan kung magka, for example, may nag-chat kayo sa akin, nagbigay kayo ng computation, kung ano po yung binigay ko computation, hindi po yun tataas. Okay? Pag nagbigay ako ng computation, pwede po siyang bumaba kasi meron pa pong mga discounts. So, after the discounts, yun na po yun. Hanggang 10 years from now, 15 years from now, ang condominium nyo is fixed na po yung price. Pero, yung rental fee ng condo nyo, yan, tumataas. Okay? So, ngayon is 2024. Ang minimum na pwede mong kitain is 27,500 to 49,700. How about next year? How about 2 years from now? 3 years from now? 5 years from now? Your condo price is still on the same price, but your rental charges keeps on growing and growing. And your profit, yan, syempre, mag-grow hanggang sa yung binabayad nyo, eh parang sila na yung binabayad nila, parang yun na rin yung pinambabayad nyo sa condo nyo. Okay? So, I hope na gets nyo po yung aking ibig sabihin dito sa pag-discuss ko po rito here sa short-term rental for Airbnb. So, ito po classified as short-term kasi hindi pa siya umaabot ng isang buwan. Actually, this is Airbnb or daily lease siya. So, 50 nights, 20 nights, 25 nights. Yan. So, ano na po natin. So, ito naman. So, yung diniscuss ko po kanina, yan po yung furnishing investment. So, nakita nyo naman yung condo nyo, ganun pa rin ang price, pero yung rental fee nyo tumataas.
Okay, so it means your rental profit keeps on growing, but your condo stays kung ano po yung price na nabutan po ninyo. So, meron po tayong SMDC Good Home. Yan din po ang services ng SMDC Good Stays. Pwede po kayong mamili SM Home or Our Home. Kung ang unit niya studio, yan. Ngayon kasi alam ko nagtaas na siya. Pero konti lang, minimal. Pero konti lang naman, Debre. Pwede kayong mamili kung SM Home or Our Home. Pero mas social po itong Our Home. Kaya mas malaki po yung pricing niya. Okay? Yan na po yung package inclusions niya. Okay? Yung tipong wala ka nang gagawin. Yan, wala kayo. Kung personal man or for business yung condo po ninyo, pwede kayong kumuha nito. Okay? Kung gusto mo, bumili ka ng condo sa abroad, pagkatapos gusto mo na lang tumira ka na lang doon. Kasi pag kumuha ka nito, from the start of purchasing a condo, pag unit turnover mo, expect mo rin na yung unit turnover mo may mesa na, may sopa na, may bed na. Wala ka nang, hindi ka na pabalik-balik sa store. Yeah, okay? Yeah. So, pwede kayong mamili. Kung studio, 175,000 is not bad, no? Wala ka ng stress. Hindi ka na ma-stress sa pabalik-balik, transportation, pamimili. Sila na namili for you. For Our Home, 240,000. For one bedroom unit, kahit ano pong SMDC na condominium, ang furnishing po, 240,000. For Our Home, 280,000. Ito naman, for two bedroom. So, malaki-laki na po square meter yan, no? So, parang nag-arrange siya ng 40 square meter pataas. So, for two bedroom, 375,000 to 480,000. It includes the furniture and appliances. Okay? So, kung wala kang kamag-anak na mag-asikaso or friend, eh, pwede mo tong i-invest. But, this is only optional. Nasa sa inyo pa rin kung anong gusto nyo. No? Kung okay lang, bumili lang kayo ng condo, hindi nyo avail to, hindi po required. Yeah. So, ito po sample. Yan, for unit furnishing sa studio, yan po yung ma-avail nyo. Yung mga appliances na yan. So, ito po yung for Our Home. Ito yun. Okay? So, ito po yung for SM Home. Yan. Yan lahat. Okay, next. For one bedroom, ito po. Yan. For SM Home, 235,000. Yan. Okay? So, hindi deklase po, no? Mayroon siyang galing sa SM Appliance Center tsaka sa Ace Hardware. Okay? Less free, worry-free, hassle-free. Yan. For two bedroom, yan. So, furniture and appliances. Of course, may water heater and fire extinguisher. Yan. Okay. Yan. SM Home. So, kanina, Our Home lang pala siya. Tapos, ito SM Home. Yan. So, this is the my presentation for the SMBC Good Stays, tenancy rate, and Airbnb for your condo rental business. For more questions sa video na ito, you can message me in my Facebook, in my Viber. Okay? So, I hope nag-enjoy kayo at you can comment down below kung ano pa po yung mga nakalimutan kong i-discuss. I can make another video kung ano ba po yung sa tingin yung may mga question pa po kayo. But in the future po, yung tungkol po dito sa SMDC Good Stays, mag-upload po ako ng mga video ng actual unit para makita nyo po yung mga sample na condo furnishing package ng SMDC Good Stays, Our Home, and Good Home. So this is Grace De Los Santos. Thank you for watching.